Duterte loyalist at Manila Bulletin writer na si Crisette Loretta Chu tila may matalinhagang pagpapaliwanag laban sa nag-iingay na kakamping tungkol sa 2023 budget ni VP Sara kumpara sa naging budget ng dating VP Lenny Robredo. Mas may value daw ang kasalukuyang VP kesa sa dati, TikToker ng Davao, Rumesbach at ipinagtanggol din si VP Sara. Kung bago ka pa lang sa aking channel, mag-subscribe ka na! Aprobado na ng Kongreso ang 2.3 billion 2023 budget ni VP Inday Sara Duterte. Kaya naman ang mga kakamping supporter ay hindi maiwasang madismaya, punahin at maikumpara ang budget ng dating VP Robredo kay VP Inday Sara. Ito ang mga iilan sa kanila. Halatang halata na inipit yung budgets ni VP Lenny. Yet she was able to produce meaningful projects that directly impacted the laylayan. If this hefty 2.2 plus billion budget being asked by current OVP is approved and it's 3 times larger than 2022, I'll expect 3 times the output of VP Lenny too. Komento naman ni Mark Rosimo, Sara Duterte's proposed 200.3 billion budget approved by House panel in 7 minutes. The proposed budget is 220% increase from former VP Lenny Robredo's 2022 budget. The approval includes the 500 million confidential budget, a first in OVP's history but yet, no one from Congress scrutinized the amount. The OVP got a massive online backlash with her first in history confidential funds. And yet, no objections and no scrutiny from anyone in Congress, the people's elected representatives. Do they still represent the interests of the people? I can't say for sure. 2.3 billion for a small and lean OVP organization, approved in 7 minutes. No question asked, process that. May paliwanag naman ang Manila Bulletin writer na si Crisette Loretta Chu laban sa mga nag-iingay na makakamping supporters. Ito ang kanyang naging pagpapaliwanag na ibinahagi niya sa kanyang Facebook account. Meron akong 500,000 pesos to invest. May dalawang gustong mag-invest ako sa kanila. Yung isa, 200,000 lang daw okay na siya. Yung isa, 600,000 daw ang need niya. Binigay ko sa 600,000 yung money. Dinagdag ko pa ng 400,000 para maging 1 million kasi bilib ako sa kanya. Kasi alam kong my money is safe with her and totoong may result. Sabi ng 200,000, kahit daw 20,000 na lang invest ko sa kanya. Sabi ko, kahit 2,000 hindi ako mag-i-invest. Because she doesn't deserve the 2,000 because wala akong bilib sa kanya at sa kumpanya niya. Kahit 200, ayoko. And that is why nobody cares about the disparity between the 900 million and the 2.3 billion. Something is only expensive if it is wasted on the wrong people. This is what we call value for money. It's not the amount, it's the value. Filipinos love value. It's called worth. One is worthier than the other. Rumesbak din at ipinagtanggol ng batang TikToker si VP Inday Sara laban sa mga pumupuna sa 2023 budget. Panoorin natin ang prangkahang banat ng TikToker na ito at huwag kalimutang mag-iwan ng reaksyon. Now na! So may nag-comment, sabi niya, 100 billion without concrete plan? Alam mo Clarence, kung marunong kang bumatikos, dapat marunong ka rin makinig ng maayos. To our work in the Department of Education, the issues and challenges that we face in the Department of Education. Some of which very recently in the news are sexual grooming of our learners by their peers or their teachers. The recruitment to terrorism. Active shooter copycats and active shooter issues and problems. Yun yung mga issues na kailangan ma-solve, no? Hindi lang sa edukasyon, kundi, di ba? Yun yung mga problem na kinakaharap ng mga estudyante at mga kabataan. Kaya nga nag-propose si Inday Sara ng certain amount kasi may paglalaanan na yan. Ibahin niyo po si Inday Sara. Kung nagdududa kayo sa ibang politiko, iba si Inday Sara. Kaya niyang. At isa pa, hindi po kailangan lahat ng plano
lalo na yung sinasabi mong concrete, ay i-share doon. Kasi lalo na, for example, doon sa hearing, ang kaharap niya, di ba, makabayan block, ang kaharap niya, oposisyon. At maraming hindi natin alam, no, na nanonood na terorista. Tapos, do you think doon niya sasabihin doon ni Inday Sara ang concrete plans? Makakapaganda ang rebuilding, eh. Isip? Of course, mas maganda yung mga concrete plans sa kanila na lang yun para yung mga terorista, yung mga masasama ang loob, bubulaga na lang. Minsan, wag puro bunganga. Okay? Wag niyong ihalintulad si Inday Sara sa ina niyo. Iba gumalaw yang si Inday Sara. Tahimik. Pero, di ba, makita mo naman ang resulta. Look at Davao City. At hindi namin kasalanan kung mas naniniwala kami kay Inday Sara. Hindi namin kasalanan kung mas naniniwala kami sa isang public servant na maraming nagawa. At hindi namin kasalanan kung mas pinagkakatiwalaan namin si Inday Sara. Kung may issue kayo kay Inday Sara, problema nyo na yun.